Magandang araw mga kaihip and welcome back to our Let's Talk About Sax. We're very happy and honored dahil kasama po natin ngayon isang kababayan natin mula sa South. Siya po ay taga Cebu. Mga bisdak yan, mga kagaya ko. Ladies and gentlemen, please welcome on the program si Jeofre Capangpangan. Jeofre, magandang araw sa iyo. Hello. Hello, good afternoon to all. Salamat sa pag-ano mo, payag sa pag-interview ko sa iyo today. At salamat din sa opportunity. Oo naman. Para makita din ng ating mga kababayan na hindi lang sa Manila lahat ng mga magagaling nagsasaks, kundi pati sa Cebu, sa may Davao, marami tayong magagaling. Oo, dami talaga. Okay, umpisa natin kagad. Jeofre, paano ka nag-umpisa mag-saxophone? Bata ka pa, saxophone na, o nag-iba ka pa na... Oh, actually, yung tatay ko, sir, ano, trombone player. Trombone player tatay ko, musician din dugo namin. Mm. Mga blowing instruments. Oh. Tapos, natanggap ako sa, ano, sa yung parang foundation dito sa Cebu, yung Cebu Youth Symphony Orchestra. Okay. Natanggap ako doon na ng scholarship. Mm. Kaya nakapag-aral ako. Nung 11 years old ako, nag-umpisa ako sa bassoon. Bassoon player talaga ako. Oh, okay. Sa orchestra, bassoon player. Tama ba ako si yung Cebu Symphony Orchestra? Sila, ano yan, di ba? Sila, Cebu Youth. Sila Ingrid Santa Maria? Si Madam Ingrid. Under ako noon. Four years ako, bassoon player doon. Bago lang. Nila Madam Ingrid. Bago pa lang yun. Di ba bago lang yung, ano? Ilang years? Nag-umpisa sila, mga 1990. Ganun. So, ako, 96. 96 ka pumasok. Nag-umpisa. If you don't mind, ilang taon ka nung pumasok ka noon sa Cebu Youth? 11 years old. Nag 11 years old pa ako noon. Oh, okay. 96. So bassoon. Ngayon, tumigil ako 2001. Tumigil ka doon sa orchestra. So, kasi gusto ng tatay ko magsa-sax ako eh. Okay. Kaya lumipat ako ng sax. I see. So, the whole time doon sa orchestra, bassoon ka. Doon ka rin natutong magbasa ng nota and everything. Oh, yung mga doon ko marami akong natutunan talaga doon, yung mga theory, yung disiplina talaga, yung importante talaga 'yon. Yes. Kasi kasali yan sa advice ko mamaya, yung gano'ng ka-importante yung disiplina. Very good. Sa music. Okay. Doon marami akong natutunan doon. tama. So, okay, paano ka nalipat sa saxophone? Gusto nga ng papa mo na mag-saxophone ka. Gusto ng tatay ko. Yung tumigil ako sa pagkabasun, lumipat na ako sa sax. Tapos sinubukan kong pag-aralan yung saxophone. Mm. Kasi wala din ka pangbili ng tatay ko eh. Kaya doon din ako natuto mag-ayos. okay. Mag-ayos ng saxophone. Kaya sabi ng tatay ko, binilan ako ng tatay ko ng mga sikanhan, tapos pinaayos niya sa akin. Mekanisim lang ba? Parang ako na din nag-ayos. Chinelas pa pads ko nun. Talaga? Nag-aralan kong saxophone. Pamira ka. Chinelas ang pads mo. Chinelas. Pero tumutunog. Dapat, pero napatunog ko. Pero nung una, masaya na ako dun kasi napatunog ko na. Tapos mahirap. Marami kasi ako in-adjust kasi yung bassoon, bass clip kasi yun eh. Pag binabasa mo eh. Tapos nung nag-sax na ako, G-clip na siya ba? G-clip. Kaya back to basic talaga. Back to basic. Kahit anong bagay, back to basic talaga. Okay. Pero... Tapos nag-back to basic. Paano mo natutunan yung pagkalikalikot ng saxophone? May tiningnan ka bang... Mechanism lang. Mga mechanism? Wala. Parang mechanism lang. Parang analyze mo lang ba? Wow. Analyze mo lang. Pero ilang taong... Hanggang masira mo, tapos mabuo. Ilang taong ka na nun? Mga 15, 16 yata. Ganun. 15, 16. Tapos? Parang kasi mahirig din ako sa buting-ting ba? Parang palagi sinasabi ng tatay ko. Kung pag mechanism, kung paano mo sinira, ganun din yun pagbalik. Mechanism. Pero mahirap kasi ngayon. Pag electronics, mahirap na eh. Parang ano. Pag mechanism talaga, pwede naman din mangyayari. Kahit hindi naman perfect, at least nagawa mo. Tsaka gumagana. Nagawa mo ba? Napatunog mo. Gumagana naman. Paano mo na-discover? Iba pa rin yung maganda. Pero paano mo na-discover yung chinelas, yung pads ang ginamit mo?
Oh, kasi uso sa amin dito nung time na yon na nung mga sax, kasi nung nag-sax ako na nagpalagi ako dinadala ng tatay ko na sa marching band at saka sa big band orchestra. Palagi ako dinadala ng tatay ko doon. Tapos bassoon player pa ako sa marching band. Sumali ako sa marching band pero bassoon pa dinala ko. Nakikita ko yung mga sax doon na mga matanda, chinilas yung mga pads nung panahon kapanahonan ko. Grabe, no? Chinilas yung mga pads. Doon ko na-analyze ba na pwede pala chinilas. Kaya nag-cutting ako ng mga chinilas doon. Hirap talaga, pero pagpindot, parang rubber din eh. Pero chinilas, yung rubber. Rubber na chinelas. Oh, yung rubber. Binilog mo yung rubber tapos pasok mo doon sa anong kalaki yung case ng saxophone. Oh, yun na yun. Oh, ganun lang. May tatakbas. Ganun lang. May tatakba yung chinelas, Spartan. Ano ba? Mga pulot lang. Mga pulot lang, sir. Pambihira. Pulot lang sa tabi-tabi. Galing. Kaya nga dami kong na-advise minsan may magtatanong sa akin na mga taga Luzon, Mindanao. Ano, mga story ko ba? Kaya palagi ko sila sinasabi, hindi sa teacher, nasa iyo yun lahat. Sa sipag mo lang talaga yan lahat. Tama. Kasi kung alam mo lang yung story ako, saan ako galing, na wala akong personal na saxophone. Tapos yung natuto ako sa saxophone na wala ba? Nawala. Na pangit ba? Pangit. Pero nagsikap ako mag-aral kasi sayang yung theory ko eh. Oo nga. Kaya nagsipkapan ko pa rin. Alam ko yung paano pindutin yung sax, paano ganun. Ganun ba? Okay. So, natuto ka na mag-sax, tapos nag-shift ka na mula basun. Kailan ka nakabili na sarili mong sax? Tagal pa. Kasi nag-asawa ako mag-amagay. Nag-asawa ako ng 20 years old. Noong una, nung natuto ako mag-sax, pinahiram ako, pinasok na ako ng tatay ko sa orkestra kasi marunong man ako magbasa ba ng nota. Tapos yung sa orkestra, trombone player yung tatay ko doon, tsaka yung kuya ko, trumpet player, tsaka yung kuya ko isa, trombone player din. Tapos ako lang yung na-late pumasok. Nung natuto na ako sa sax, pinapasok ako sa orkestra, pinilit ako ng tatay ko. Sinabihan niya yung band leader, pasok mo. Kasi iba yung band, matching band, iba din yung big band. Correct. Orkestra. Tama. Tapos pinilit nila, sa pag nagsabig banda ako, nagbabasun. Tapos nung pinilit ako ng tatay ko sa big band, sabi lang ng band leader na magbariton. Kaya nagbariton ako. Kasi may libreng bariton doon eh. May libreng bariton. Sipag ako kung anong mga pisa pinagawa sa akin, pinapractice ko sa bahay. Pinapractice ako. Tapos sabay turo ng tatay ko hanggang natuto. Tapos napromote ako ng port tenor. Kasi pag big band, limang saxophone yun eh. Oo nga. Limang saxophone. Tapos napromote akong tenor. Fourth tenor hanggang naging second tenor, third alto. Pag third alto ko na, pinahiram na ako ng saxophone sa eskwelahan. Pinahiram na ako ng saxophone sa eskwelahan. Nung pinahiram sa akin, yun lang muna ginamit ko. Okay. Tapos yun na, may pinapractice na ako, tuloy-tuloy lang, practice lang, sipag lang talaga. Oh. Nag-asawa ako nung nag-college ako. Nasawa na maaga nung 20. Hindi ko natapos pag-aral ko. Nung tapos nagturo ako sa eskwelahan. Nagturo ako ng yung parang ano lang, private school lang ba na mga Koreano nung una na yon, nagturo ako ng flute, clarinet, saxophone kasi may alam ako sa theory. May alam ako galing sa classical ba? Tapos naturo ko naman. Nung panahon na yon, nung may binintang sira na saxophone na 1,500 lang, yun yung una kong sax. What? Binili ko. Kalimutan ko lang yung brand. 1,500? Oh, 1,500. Okay. Yun. Mga 20 yata yun nung time na yun. 20. Hindi na ako tumira sa bahay ng tatay ko ba? Pero tuloy pa rin ako doon sa eskwelahan na orkestra. Tuloy pa rin ako doon. Nag-ano pa rin ako. Kasi makatanggap ka ng allowance doon ba? Tama. Tapos tugtog ng patay, pista, ganun. Asiste, kumbaga. Asiste ang tawag. Ganun. So, Paano yun?
from there, nung nagbanda ka, nag-big band ka, tapos yung saxophone mo nga na 1-5, inayos mo yun. I'm sure, ginawa mo. Oh, inayos ko, oo. Nagtagal ka pa doon? Or... Oh, nagtagal. Mm-hmm. Yun, nagtagal ko. Hanggang nung nag-soprano ako, yung soprano ko pa nung una, hiniram ko pa rin. May ano pa, may rubber band pa na ano, na... Kasi maganda man siya gamitin eh, para China lang yun. Tapos nung after 5 years yata yun, may nakakita sa akin ng club, tumugtog ako ng club, sabay ng band, nag-audition ako ng banda ba kasi naghanap sila ng saxophone. Hmm. Kaya nung nag-audition ako, kinuha nila ako ng sax, kaya nagbanda ako. Tumugtog, at least kumita na ako dun. Banda na, ano na to, pang pwesto? Live band na, live band. Oo, pang pwesto na, live band. No, tumugtog kami nung time na yun, yung Saratsky, sa mga Shangri-La, panahon Saratsky sa Ayala. Sa Ayala. Nakatutog din kami doon. Bumibisita kami ni Randy doon. Dati. Oo, si Kang si Randy yun. Si Randy. Oo. Nung panahon na yun, nakita naman ako ng bar na Slabado. Kilala mo yung Slabado, sir? Na bar dito yung Slabado. Doon ka ngayon? Oo, nakita ako ng may-ari. Doon ako pinuha nila. Binigyan ako ng every night na tugtog. Wow. Parang solo sax. Kahit kung sinong banda tumugtog, yun yung banda ko. Parang ganun ba? Yung trabaho ko lang. Yung hinanap ko noon, wala man akong trabaho. At least insured na ako. Kaya tinanggap ko yun kasi insured na ako ba? May regular job na ako sa music. Oo. Lalo na may pamilya na rin ako. Oo. Tapos nung kinuha nila ako, tumugtog ako doon din ako nakita ng vice president ng Star Cruise. Yung Star Cruise, alam mo yung Star Cruise? Star Cruise. Nakita ako ng vice president, kinuha niya ako, pinabiyahe niya ako sa barko. Okay. So nagbarko ka rin pala. Ilang contract ka sa barko? Nung una kong contract, tinuloy ko yung dalawang kontrata nung unang contract ko kasi hindi ako pinauwi ng vice president ng Star Cruise noon. Sabi niya, dito ka lang muna, sabay ako sa banda kasi noon ko natutunan yung secular breathing ni Kenny G. In-apply ko sa Feel So Good kasi parang dami kong fans noon nung time na yun. Dami kong fans nung time na yun sa parang sa akin lang. Anong year yun yung nagbarko ka? Ma 2007. 2007 yata yun. Tapos, nakita ko nun. Nakailang balik ka? Sa 2 contracts ka ng diretso? Tapos? Tapos isang basis balik. Mga 3 basis sa Star Tours ako. Tapos pag uwi ko, doon nakabilihan na ako ng saxophone. Yung Yamaha 62. Brand new ko na. Saan mo nabili? Doon sa Hong Kong. Sa Hong Kong na. Sa Tom Lee. Sa Tom Lee. Kasi sa pag doon ka sa Singapore bibili, ano man, inipunan ko talaga yun. $2,400 yata yun sa Hong Kong. Mura pa yata nung panahon na yun. Tapos pag sa Singapore pala, $2,500 yung 62. Tapos nung sabi ng kaibigan ko, wag ka bibili dito sa Singapore, mahal konti dito. Doon ka sa Hong Kong kasi yung barko namin magda-dock ng ibang lugar ba. Sabihin, 10 days after may mag-dock tayo sa Hong Kong. Sige, doon ako bili. Nag-ipon ako nung pagbaba ko sa Hong Kong. Doon sa Tom Lee nakuha ko lang 1,800 brand new. Malaking difference. Malaking difference. Yun yung pinakamagandang sax na nasubukan ko. I see. Okay, dahil nabanggit mo na yung sax na magaganda, pag-usapan na natin kung ano ang gamit mong sax ngayon. So this is what's your gear? Ano mga sax na gamit mo na ngayon? Ang gamit ko ngayon, sir. Sorry. Ano na ako sa Weissenberg. Weissenberg na ako. Yung soprano corb ko. Okay. Ito yung soprano. Alright. Yan. Soprano corb sa Weissenberg 604. Tapos yung Weissenberg 30th anniversary nila na alto. Wow. Yun yung gamit ko ngayon. Yun kasi ganang in-endorse ko. Oo nga. Weissenberg. I was about to say. Paano ka naman na-discover ng Weissenberg?
na tsambahan lang kasi pumunta sila dito sa Cebu eh. Oo. Yung kilala mo 'yon si Jay Cyrus, sir, no? Oo. Si Jay Cyrus. Hmm. Oh, si Jay Cyrus, siya man yung boss namin doon sa Dumaguete. Okay. Siya yung talaga yung stockholder sa Pilipinas sa Weissenberg. Oh, tapos nagpunta siya dito sa Cebu para mag-display sila sa Ayala ng saxophone. Tapos tinawagan ako ni Jay na magyaya ng mga saxophone player para pumunta doon mag-try ng mga sax ba. Tama. Na yung mga display nila. Kaya pumunta kami doon, marami kami mga sax player, mga kilala, nagsubok kami sa mga sax. Mm. Tapos sabi man ni Jay sa akin na patugtugin daw niya ako sa stage. Oh. Gamitin yung Weissenberg. Mm. Ayun, ginamit ko, tapos nag-show ako dun. Hindi ko alam na nagustuhan pala ako sa may-ari. Nandun man yung may-ari ng Weissenberg. Oo. Oh, tapos, sabi ng DJ sa akin, gusto ka ng may-ari. Gusto ka kunin na maging endorser. Wow. Actually, last choice ka na. Kasi actually, tatlo na dito sa Pilipinas na endorser sino, sa Weissenberg. Sino-sino ba? Endorser? Sila si Sean, ano ba yung apelido ni Sean? Taga Bacolod. Mm-hmm. Tsaka dalawa, si Jay at tsaka si Kiso Wawi. Okay. Oh, mga magaling yan din, sir. Magaling din yan. Mm-hmm. Sa akin, pang Kenny G lang naman ta sa akin. Parang entertainment lang talaga ba? Entertainment. Oh. Pero, ganun lang ba? Oh. Para kunin ka ng isang kumpanya para maging endorser, malaking bagay. Ibig sabihin, magaling ka. Hindi, parang ano lang, kaiba. Okay, tapos yung... So, soprano, tsaka alto, Weissenberg, nagte-tenor ka rin? Oo, yung gamit ko. Tenor, hindi? Hindi man, ako nag-tenor. Marunong din ako mag-tenor din ako, kaso hindi lang muna ako nag-tenor ngayon kasi baka magalit yung boss ko ba sa Weissenberg ba. Okay. Except pag sabi nila mag-tenor ka, yun, okay, yun. Tapos, anong mouthpiece ang gamit mo sa... Yung mouthpiece ko talaga, sir, minsan mahiya man ako, pero yung mouthpiece ko talaga, gawa ko lang talaga. Gawa mo? Gawa ko, personal. Okay. Oh, soprano, tsaka alto, tenor, gawa ko yung mouthpiece ko. May sample ka ba niya? Kasi may sarili man akong timbre. Sige nga, patingin. Anong gawa? Ito lang. Handmade. Ay, dito. Ayan. Gawa sa rubber? Handmade lang yan. Anong material? Oh, parang solid fiber. Oh, okay. Oo. Galing ah. Pero handmade talaga. Uh-huh. Dami ko nang nasubukan na mouthpiece pero hanapin ko kasi yung bibig ko eh. Oo. Hanapin ko yung ano talaga bibig. Tapos gamit lang ako 2 1/2 na reeds. Yung paborito ko yung bandurin green sa soprano. Sa alto? At saka sa alto. Sa alto, nung nasubukan, yung green talaga ako sa alto din, 2 1/2. Mm-hmm. Gawa ko rin yung mouthpiece ko. Oo. Tapos, yung nasubukan ko yung, ano ba yun? B16 yata yun. V16 yun. Mm-hmm. Tapos na ako sa, di pala, ZZ. Bandurin ZZ. Oo. Yun na gamit ko sa alto. Okay. Oh, yun nagustuhan ko kasi mahaba yung ano niya, resistensya lalo na tugtog ka na araw-araw. Oo, oo. Mahaba yung resistensya niya. Okay. Oh. Bago tayo pumunta sa practice routine mo naman. Ikaw ba pag inorderan ka ng mouthpiece, pwede? Okay. Oh, pero kaya nga tumigil muna ako sa mouthpiece kasi alam mo na may issue konti sa Pilipinas about mouthpiece. Oh. Kaya hindi lang ako. Iba kasi ako pag nagbinta, hindi ko isi-send. Pero except pag pinilit ako, isi-send ko. Pero pag sinabihan ko lang siya na kung tingin mo hindi mo talaga kabisado, mag-online para ituro ko paano gamitin. Kasi may every sax player, iba-ibang timbre. Iba-iba nga naman. Oh. So nakapag-benta ka na ng... gawa mong mouthpiece. Kasi pag may ginawa ako, gamitin ko muna. Tapos pag may mag-testing sa mouthpiece ko, kung gusto niya talaga, ibinta ko. Tapos gawa naman ako uli. Okay. Gawa na. Kasi yung wala akong materialis eh. Mechanism pa rin. Parang bibig ko lang. Tapos may mga techniques lang ako paano ko kukunin yung repacing. Okay. Wala akong tools. Wow. Okay. Yeah. So, do you mind? Pwede ko namang hindi isama sa video, pero magkano ba usually ang mouthpiece mo?
Oh, nung una bininta ko 75 pero ngayon pag may bibili 4-5 na lang saka or 5 ganun, depende. Depende sa bumili kasi pag ano talaga, pag gusto talaga niya tapos walang pera, minsan 2,000 na lang. Ah, sige, kung magkano lang pera mo. Oh, ganun kung oh, di ganun ba? Kasi hindi man lahat maka-afford talaga ba? Tapos hirap talaga yung mouthpiece. Eh. Alam mo na mga mouthpiece, mga mahal talaga ngayon. Minsan may iba pa nga, hindi pa ako nabayaran eh. Ay. Pero okay lang ako. Okay lang. Okay. So ladies and gentlemen, yun po yung gear of ni Jeofre Weisenberg. Available yan dito sa Pilipinas, of course, no? Sa dito sa Manila may mga tindahan. Meron din si kilala naman si Jay Sir. Si Jay Cyrus, siya man talaga nagano ta. Kung magano sila, kan Jay lang. Okay, pag-usap sila kan Jay. Oh. Very good. Okay. Jay Cyrus. Salamat. So, ngayon tutuloy naman tayo sa practice routine. Jeofre, I'm sure nagpa-practice ka pa rin ba hanggang ngayon o tugtog na lang? Meron pa rin. Di, practice, sir. Importante talaga yung practice. Anong practice sinong ang ginagawa mo? Kasi yung advice ko talaga about practice, sir, kasi yung sa sax kasi, kahit anong bagay, daming klaseng practice yung masabi ko. Yung kung gusto mo yung practice na mga kanta, iba din yung practice dun. Yung anong goal mo ba, yung mga goal. Pag nag-practice ako ng kanta o damihan ko yung pondo ko, doon ako concentrate sa kanta. Tapos iba din yung practice to your sa bibig, bocadora, ganun ba. Tapos practice mo sa scales, mga scales. Tapos licks, practice mo sa mga licks. Anong gusto mong mga licks na masterin mo, yung mga scales. Ganun. May iba-ibang klaseng practice kasi. May iba-ibang klaseng practice. Pero yun yung routine ko. Yung routine ko talaga, pag nag-practice ako, may schedule. May schedule ako ba? Plitan, ngayon, practice ako sa kanta lang. Ito lang muna ang kantan to, yung sinipra ko. Tapos bukas, mag-scale lang muna ako. All major scale. Anong mga alam mong mga scale or mga bagong mga tawag namin dyan, yung mga etude. Yung mga etude, anong mga tawag, di ba nagpo-flute ka rin, daming etude sa flute, di ba mga etude, iba din yun, may makukuha ka rin doon, makukuha ka rin sa etude, tapos yung mga licks, yung gawa mong licks, okay. Yung ikaw yung gumawa ng tono, yung ikaw yung gumawa, yung pi-da-da-da-ba-di-da-pu-pi-da-do-da-tu-da-do-di-da, tapos memorizing mo yun, makanta mo, tapos, iibahin mo sa key kasi mahirap talaga mag-practice eh. Oo nga. Maguluhan ka kasi dami kasing sax ngayon na naguluhan ba? Marunong sana tumugtog kaso naguluhan anong dapat gawin? Oo nga. Kasi ang daming so sa YouTube lang nagkalat na yun kung ano-ano eh. Pero, di ba, kasi yung problem sa YouTube sir okay naman din yun. Yung advice ko lang sa YouTube huwag talaga lahat sa YouTube kasi maguluhan ka. Kasi sa disiplina talaga sa theory ng music nung una sa panahon namin kung page number 1 yung binigay ng teacher, page number 1 lang talaga hanggang ma-perfect mo yun. Hindi mo pa makita yung page number 2. Kasi yung nangyayari kasi ngayon, yung mga baguhan, hindi naman lahat, pero yung nangyayari kasi ngayon, kaya naguluhan sila kahit natuto na sana, kasi nasa YouTube lahat. Imbis page number 1 yung pag-aralan mo, yung better page number 1 yung pag-aralan mo naman, tuloy. Hindi yung gusto mo. Example, ito yung gusto mong hanapin. Pag nakita mo na to, sabihin mo, ay, mas maganda pa nito, dito na lang ako. Parang ganun ba? Parang ganun yung nangyayari. Minsan kasi nakakainip kasi pag kagaya ko, yung baguhan. Gusto mo tumutok kagad, di ba yung ano, naiinip? Okay naman din yun. Okay naman. Di, boring talaga, sir. Kasi so, kahit ako, pag tumugtog ako, pag nag-practice, kahit alam ko lahat ng mga magaling dyan sa Manila, mga sakler. Alam ko paano yan. Grabe kadisiplinado lahat yan. Sobra. Grabe kadisiplinado. Alam ko yan. Kasi yung ano kasi, yung practice kasi hindi ganyan. Yung instrumento hindi ganyan kadali ba? Tama. Kahit ako, hindi ko natutunan lahat naman eh. Yung ano ko lang, yung ano lang kaya ko talaga, yun doon ako mag-concentrate. Parang ganun ba? Tama.
Ayos. So yun po ang practice routine ni kaibigang Jeofre. Ngayon naman po, hihingan natin siya. As always, the pro tip of the day. Ayan, Jeofre, nabanggit mo na kanina yung disiplina at nababanggit mo talaga. Oo nga, no. Ano ba ang pro tip mo para sa amin, ng mga nag-aaral? Yung sa akin lang talaga, yung ganun, yung magtanong lang talaga all the time. It's better to ask than never ba? Parang ganun ba? Hmm. Kasi pag hindi mo talaga alam, mas better na itanong mo talaga sa may alam. Kasi mas madali mo maintindihan kaysa hinahanap mo. Right. Parang example ko lang dyan sa routine, sa advice ko, madali lang yung advice ko kasi parang magbigay lang ako ng example. Parang gusto mong pumunta sa lugar na yan, kung gusto mong mapuntahan ka agad, magtanong ka na lang. Darating ka talaga doon. Pero kung hindi ka magtanong, isipin mo sarili mo na alam mo, matatagalan ka. Mawawala ka na kung saan ka pupunta. Pero kung palagi kang magtanong, mapupuntahan mo talaga yung puntahan mo. Parang ganun lang sa music din, sir. Yun lang advice ko. Very nice. Ganda yung tama. Okay. Wala na tayong oras, Jeofre. Bago tayo magpaalam, may gusto ko bang pasalamatan? Of course, yung Washington, pasalamatan mo yung mga kaibigan mo doon. May album ka online. Pakibalitaan mo nga kami tungkol doon. Nag-promote ako ngayon sa album ko na tinitle ko na I Wanna Go Home. Yung ano lang, yung mga pop music, pang-relax music lang yun. Hope magustuhan nyo. Pag gusto nyo bumili, nasa Amazon na at saka sa iTunes. Wow. Amazon. Okay. Tapos, una sa lahat, salamat din ako sa iyo, sir. Oh, thank you. John Quinca, sa idol. Sa opportunity ba na makasabi ako sa anong mga ginagawa ko rin. Tapos, thank you din sa Wissenberg na sa palaging support nila sa akin all the time. Yan. Di nila ako iniwan sa support all the time. Tapos, sa lahat ng mga sax na kaibigan ko, thank you sa support nyo sa album ko kasi may nakabili na rin. May nakabili na rin. Salamat sa inyo lahat. Thank you. God bless. Very good. Dako, maraming salamat, Jeofre. And as always, sana laging makita ka namin sa Facebook or sa YouTube. Ano yun mo na yung YouTube? I-active mo na. Dahil... Sana nga. Oo, dahil sayang. Maganda yung mga tugtog mo. Dahil para madinig ng buong Pilipinas at ng buong mundo, hindi lang Manila ang may mga magagaling. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. I'm still practicing, sir. Very good. Pero ito last ako palagi sinasabi, there is no effectiveness without discipline. Palagi sabi ng tatay ko yan. Very good. That's magandang pang-iwan na salita galing kay Jeofre. Ladies and gentlemen, again, kung nagustuhan niyo po yung aming video for today, lagi ko naman pinakikiusap sa inyo. Kung pwede, i-like niyo po yung video, i-share niyo at mag-subscribe po kayo sa channel ko. Lahat ng mga detalye tungkol kay Jeofre at saka sa akin, nandun po sa description sa baba. I-click nyo lang po yun kung gusto nyo malaman kung saan makukuha yung album ni Jeofre. Nandun din po. Nasa Amazon and iTunes na rin po yun, pero ilalagay pa rin natin yung mga links kung meron man sa description below. Again, this is John Cuenco and this is Let's Talk About Sax together with Jeofre Capangpangan, ang akong amigo mula sa Cebu. Maraming salamat tayo. Ay, behat tayo. Yeah. Ingat ka. Hello. Thank you, sir. Thank you. Maraming salamat. God bless. Ingat. Thank you.